Hello, mga KKK. Hello po sa inyong lahat. Okay, may pagbabago po sa akin ngayon. Bukod po sa aking kulay ng buhok at sa aking kilay, sa aking pilikmatang, at saka nakaliptid po ako mga ngayon. Nasa ako tumitingin ako sa labas. Tignan niyo po yung aking pilikmata. Okay, ready na po tayong magluto. Okay, may i-review po ako ngayon na isang ingredients na try po ninyo. Actually, nagawa ko na to minsan sa isang menu. Pero ngayon, gagawin ko po ngayon dito sa kalimitang niluluto po natin. Okay. So, try po natin kung masarap siya, kung kasing sarap siya noong ingredients na gagamitin natin. Kaya po, bago po tayo magsimula, syempre, please subscribe to my channel. Like it, and then if you have comments and suggestions, punta lang po kayo sa baba, mag-type lang po kayo. Tapos if you have questions, sige po, sasagutin ko po. And bago din po tayo magsimula, ayan, paulit-ulit ako, kumuha na po tayo ng ball pen at ng papel para po sa ating mga ingredients. Okay, ano ang ating menu ngayong araw na ito? Ang ating menu ngayong araw na to ay ang afritadang manok. Oy, Teacher Chef, kaya namin yan. Alam po yan, masarap ako dyan, gumawa. Oo naman, lahat naman tayo may kanya-kanyang style na paggawa ng ano, ng chicken afritada. Pero ngayon, subukan nyo at tikman nyo yung gagawin ko ngayong afritadang manok. Dahil kalimitan, ang ginagamit natin ay totoong kamatis o kaya tomato sauce. Minsan naman tomato paste. Tomato paste. Okay, so ngayon, meron akong gagamitin na isang nakikita natin sa grocery, hindi natin napapansin. So ngayon, ang i-review ko ay itong Doña Elena diced tomato. Ayan. Tatry ko po itong gamitin sa aking chicken afritada. So ilalagay ko ho dito, i-insert ko ho dito kung ano yung tatak niya, pati ho yung presyo mamaya. Ho. So, etong Doña Elena to, na diced tomatoes, lagi ko itong nakikita sa ano, sa grocery. Okay kaya siya? Meron na akong pinagamitan nito kasama si Supremo nung gumawa kami ng stuffed chicken. Ito yung ginamit niya. Lasang-lasa ko talaga yung kamatis. Alam nyo, sa totoo lang ha, okay pa din talaga yung fresh kamatis. Sino ba naman ang hindi yun ang gusto? Kahit ako yun ang gusto-gusto ko. Gustong-gusto ko. Kaya nga lang talaga, minsan may kamahalan ng kamatis. O kaya minsan pagbili natin ng kamatis, minsan eh hindi maganda. Diba? Tapos minsan natitipid. Pero ito, itong isang buong ito, titignan natin ngayon kung ano yung kaibahan ng afritada na gamit natin totoong kamatis. Ang afritada na gamit natin ay ang tomato sauce, tomato paste. So, ito, i-review natin, tignan natin. So, tayo na, start na tayo. Okay, ang ating ingredients, meron tayong mantika, bawang, actually, isang buong bawang yung ginawa ko sa afritada, ganyan ang nilalagay ko. Gumamit ako ng tatlong medium na sibuyas na pula. Meron akong patatas, yung iba naglalagay ng carrots, okay din po yon. Meron po akong siling berde, wala na po ako sa kasing siling pula, kaya po siling berde na lang po to. Mainam ko kung meron po tayong siling pula, tapos meron po tayong manok, at mamaya po salt and pepper para po sa ating pagtitimpla. And of course, eto po, yung Doña Elena diced tomatoes. Try natin ngayon yan sa paggawa nito. So, let's start! Okay, so magsisimula na po tayo. Binuksan ko na po yung kalan. Okay, and after that, maglalagay lang po tayo ng mga dalawang kutsarang mantika. Bakit dalawang kutsarang mantika lang po? Kasi kapag kung masyado maraming mantika ang afritada, ay masyado kong magiging mamantika. Eh, ang manok ay masyadong mamantika. So, ang unahin ko ay ang sibuyas. Yan. Okay. Sibuyas po ang aking uunahin. Para po maging ano siya, maging juicy at caramelized kasi baka po masunod yung bawang. Gaya po na sinasabi ko sa inyo, ako ho yung bawang. Ang gusto ko sa bawang, yung hindi ko golden brown. Subok na po ito, na-try ko na ho. Na-try ko ng masunugan ng bawang. Na-try ko na ng hilaw na bawang. Na-try ko na ng brown na bawang. Pero yung medyo lutong-lutong na
bawang ay okay na po sa akin. Yan. Tapos po, ilalagay po natin na yung bawang. Isang buong bawang o halos yan. Ayan po siya. So of course, I would like to thank my anak sa pagkakat nito ng mga immigrants at siya din ang aking videographer na ngayon. Aww. Hindi ko na po kasi kakayanin mag-isa pag tayong Okay. Pagkatapos po niyan, ay ilalagay na po natin itong manok. Ayan. Ayan ang manok. Okay. Ang manok ko napakadaling maluto. Ayan. So, ang gagawin ko mo dyan sa manok na yan, ilalagyan ko ho ng asin. Ayan. Mga 2 teaspoon na asin. Kasi gusto ko lumasa na eh. Lumasa na yung alat sa kanya. And of course, ang pepper. Pwede rin po yun. Pero sa kagaya ho nating mga nanay, nagaho, lalo na yung mga working mom, ay pwede ho yung isasama na ho yung patatas na hindi na ho natin pipilituin. Okay. So, ayan na po. So, ang gagawin na ho natin ay iintayin lang ho natin umatas ng umatas. Ereng manok na ito. Maereng manok na ito eh. No? Ayan. So, kumakatas-katas na ho siya. So, eto ho yung Doña Elena diced tomatoes. Okay? So, easy to open ho siya. Ayan. Let us try this. Ayan. So, ayan. May buo-buo po siya. Okay, no? So, parang pinagsama siya talaga na tomato sauce at saka yung totoong tomato naman. Totoo tomato naman itong gamit. So, lalagyan ko lang po ng konti tubig. Ayan. So, pagkatapos po niyan, aantayin lang po natin siyang kumulo at maluto yung manok ng kaunti. Ayan. Tapos ay, ilalagay ko na po itong potato. Ayan. Kasama na yan. Mabilisan. Ano naman ang mga teacher. Para pag-uwi nyo. Ayan. Lalagay na natin to. Ayan. So, pagkatapos po niyan, aantayin na po natin maluto yung manok at saka po natin so, ngayon, tingnan na po natin yung manok na ating pinakuluan. Tinakpan ko po siya. Okay, let us see. Ayan. Naku, ang sarap. Okay, so hindi pa masyadong luto yung manok. Alam mo, natatawa ako sa sarili ko kasi nag-make-up ako. Sabi kasi nila, Teacher Chef, ano ka ba naman? Parang pinabayaan mo na yung sarili mo simula na nagkaroon ng quarantine. Actually, oo nga, napansin ko nga. Sabi, humaharap ka sa camera. Nagbablog ka tapos yung itsura mo, ang puti ng buhok mo. Wala kang kilay, samantalang nasanay kami sa iyo pagkagaling mo sa school, pagka nagbablog ka, nakakilay ka, so gawin mo naman. Kaya kanina nagtry ako, tapos syempre nagpost ako sa Facebook. Sabi nung anak ko, Ma, saan ka punta? Wala, magluluto. Okay, so sa loob pala ng ilang na marunong pa rin pala akong magkilay, ayan. At saka keme-keme pa rin. Ayan, diba? Bagong kulay. Thank you very much, Supremo. Meron akong vlog na isa pa. Actually, na-edit ko na siya. Hindi ko pala na-upload. Okay. Pila-pila yung mga vlog ko ngayon eh. Medyo dumadami. So, panoorin nyo yon. May isa akong vlog talaga na ang saya-saya talaga. Yung Mother's Day, ha? Mother's Day yon. So, antayin nyo po yon. Ha? So, ngayon, let's try. Okay. Let's try to taste this. Okay, tignan natin ha. Ayan na siya. Ayan. So, luto na ang ating apritada. Ayan. Papakita ko lang sa inyo ha, ng bonggang-bongga. Ayan.
makita ninyo. Ayan siya. So, kung makikita nyo, meron pa rin siyang kahit papano na touch ng, tawag dito, na touch ng tomato. So, ngayon, kukuha po ako at saka po titikman po natin, ha? Okay. Let's try it. Okay, sabi kasi nung tita ko, magkano ko naman ng ate ko pala, ng pagkakaiba ng lasa at saka nung ibang mga ano-ano. Okay, let's try it. Ito siya. Okay. Let's try. Ayan siya. Ano ang pagkakaiba ni Doña Elena diced tomato sa tomato sauce at saka sa ano sa tunay na kamatis? Do kamatis din naman niya, kaya lang daddy preserved. Si Supremo bumili niyan. So may kasalanan kami. Ang halaga daw niyan ay nasa 100 plus. Kulang, may iba kulang. Oo, kulang 100 plus. So wala, mamaya i-check ko sa Shopee kung magkano kasi di naman nagkakalayo ng ano ng presyo. So, titikman ko siya. Kung nasa Shopee nga siya. So, titikman natin siya. Kasama yung manok. Okay. Alam nyo, ang lasa niya, yung bang tipong pinagsamang tomato sauce at yung totoong tomato. Yun ang lasa ko sa kanya. Though, syempre, ano pa rin siya, nasa can, iba pa rin yung lasa ng totoong tomato. Kaya nga lang, yung totoong tomato, kung gagamit tayo, dapat yung hinug na hinug na. Kaso nga ngayon, pag bumibili tayo ng kamatis sa palengke, misa kung hindi hilaw na hilaw, o kaya bulok, o kaya pinagpilian. So, eto, yung may quality yung tomato na ginamit talaga nila eh. No, daddy, no? May quality talaga. Tsaka, tawag dito, sabi ko nga kanina kay Supremo, pwede siyang gamitin sa kaldereta, lalo na sa baka. Gusto kong gawin yon. So, sa akin, ilang star itong, kung sa tomato sauce, tomato paste, totoong kamatis, at saka dito sa Doña Elena Dice, syempre number one pa rin ang kamatis. Depende siya sa kamatis. Yung nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, depende sa kamatis kung gano'ng kaganda din yung kamatos na bibili nyo. Ngayon, pwera na lahat, dito na ako. Kung sasabihin mo mahal siya ng kaunti, mahal din naman ng tomato sauce eh. Diba? Depende po sa inyo yan. Pero kung sa sarap at sarap po ng apritada, masarap po siya. Kaya nga iniisip ko, parang masarap siya sa mechado, parang masarap din siyang gamitin sa kaldereta. So, itatry ko yun. Paano kaya pagka hinaluan ko siya ng Rino Liver Spread, hinaluan ko pa siya ng keso. Tapos pala, yung isang lata, pwede palang hindi natin gamitin lahat. So, ngayon nangyari kasi sa akin, isang buong manok yung ginamit ko. Kaya ang ginawa ko, isang ganyan ang ginamit ko. Pero kung kaunting manok lang ang gagamitin mo, pwedeng hindi mo siya gamitin lahat. Ilagay mo lang siya, of course, aalisin mo siya sa lata. Ilagay mo siya sa isang Tupperware na may takip. Lagay mo sa freezer or sa chiller. Doon, pwede mo siyang gamitin. So, I think pwede siya ng hanggang 2-3 luto. Depende sa dami kung yun lang naman nalulutuin mo. Kaya nga lang ako, niluto ko isang buong manok at syempre gusto ko masarsa. Kaya nailagay ko siya sa lap. Pero wala akong masabi, ang sarap-sarap niya talaga. Yun lang po. So, wala naman nung masama to try. Nandito lang ho ako para mag-review lang ho ng ibang pagkain, ingredients na pwede natin gamitin, na kung saan pwede tayong makamura. So, ang presyo po is less than 100 pesos po itong Doña Elena diced tomato. Subukan po natin. Wala naman pong mawawala. So, paano po? Maraming salamat po mga taga-KKK. And please don't forget to subscribe to my channel and then like and then ring the notification bell para po sa aking mga bagong videos. Salamat po!